game. Okay, good game. Okay na. Para i-announce ang... Something niya. Pagdadump niya sa ex-battalion. Oh! Bibitawan lang po niya ang pagbumalik sa ex-battalion. Basta hintay mo lang mapalabas yung movie. Go! Yes, nandito po ako. Pinatawag ko po kayong lahat para i-announce na mag-quit na po ako as manager of ex-battalion. Bakit? Mag-quit, mag-leave, aalis, bibitaw. Lahat na. Lalayo. Lalayo. Lahat ng verb, lahat ng noun, lahat ng adjective. Yun po ang dahilan bakit tayong lahat ay nandito. Malalim ko. Bakit? Bakit? Sabi nga nila, extended pa yung movie. Honesty is the best policy. At saka, truth will set us free. Hindi ko na kaya yung stress. Hindi ko na kaya yung mga ginagawa nila. And ayoko nang madamay in case meron silang mga gagawin ulit na hindi maganda sa karir nila. Kaya mag-quit na ako para tahimik na rin yung buhay ko at hindi na ako ma-stress. Meaning pasaway sila? Pasaway. Actually, hindi naman lahat. Si James is okay. Si Ren is okay din paminsan-minsan. Si John, okay yung pagka professional niya sa pagtatrabaho. Yung love life lang niya medyo may problema. But still, wala naman akong pakialam pag tungkol sa private nilang buhay. Ang akin yung professionalism and yun, how they treat people, how they treat me, kung paano nila ako tratuhin, yun yung sa akin. Paano ba nila tratuhin? Ayun, isa walang respeto, hindi nila ako sinusunod. Actually, matagal na ako dapat magre-resign. Naalala niyo ba yung nabalitaan niyo na magre-resign ako? Totoo yun. Totoo yun. Hindi ko lang pinagpatuloy kasi nahihiya ako sa Viva. Kasi meron kaming film na lalabas. Eh, since lumabas naman na yung film, okay na na masabi ko na mag-quit na ako talaga. So, ilang years ba kayo? 1 year and 2 months. Walang contract. Meron. Ilang years yung contract? 2 years. 2 years, tapos na 2 years. Hindi pa. Hindi pa. So, pero, sabi naman ng lawyer ko, okay yun na ako yung magkukwit. Sila yung medyo may problema pag sila yung magkukwit. Pwede mo pakikwento yung last role? Uh-huh. Ano nangyari last week? Kasi marami ng incidenteng ganito. Noong araw, kunyari, pag yung meron silang gig, actually may time nga na umiyak ako, pati yung producer, pati yung RM, kasi pupunta sila sa Ilocos noon. Ilocos ba or Abra, na yung isa, hindi ayaw pumunta, ayaw kumanta, kasi bibili daw siya ng ginto, magpapakulay siya ng buhok. Yung dalawa naman, hindi gumising, hindi nagising, at naiwan ang flight. So, ang natira na lang is tatlo. Ngayon, yung producer umiyak, at umiyak na rin ako, pati yung RM. Kasi hiyang-hiya ako, anong sasabihin ko? Buti na lang, may isa pang flight at may isa pang show kinabukasan, yung tatlo naman yung dumating, yung mga naiwan. Maraming insidenteng gano'n na hindi sila sumisipot, tapos ako yung mag-troubleshoot ng mga problema nila. So nahihiya na rin ako dun sa mga tao na nauuhan ko, tapos biglang ayaw na nila. Ang last row is itong, dapat kasali sila dun sa meeting the advance ni Bongo, na umuo sila sa akin na mga 11 o'clock ayaw na nila kasi kulang na naman. Nang gabi. Ayaw na nilang kumanta kasi nagalit yung isa, nagwala sa chat dahil si Daryl wala. Ayaw mag-perform. Ewan ko kung nasan siya. Si Mark, alam naman natin na bigla na lang din nawala. Biglang nag-quit ng grupo. So, anong gagawin ko? Siyempre, naiyak na lang ako dahil nahihiya naman ako dun sa kausap ko na ubo ako, tapos hindi naman sila biglang sisipot. So, Miss Nai, you're closing another chapter of your life. Yes. As a manager. What Yes. have you gained out of this experience? Stress. And at least nakatulong ako sa kanila.
yun naman yung parati ko sinasabi sa kanila. Kinausap mo ba sila? Na lahat ng ginagawa ko para sa inyo, wala akong ginagawa para sa sarili ko. Kasi, para sa ano ba yun? Mm. Modesty aside, 30 years na ako in the business. Yun yung parati ko sinasabi sa kanila. Na na-o-offend sila pag sinasabi ko yun. Bakit ko sinasabi yun? Kasi alam ko na yung ins and out. Kung ano yung mali, kung ano yung tama. Kayo, makikinig na lang kayo sa akin. And hindi nyo pa ginagawa. Wala kang ginawa, kundi stressin ako. Sagot-sagotin ako. RM nyo, ina-atake na, kakasagot nyo rin. Alam mo yun, nakakaawa din naman yung mga RM nila pag gano'n. Naapektuhan ba yung chance mong mabuntis? Kasi na-stress ka. Isa yun. Mo isa yung din yun sa dahilan. Bakit gusto ko natin umalis. Kasi noon, pag nakikita ko ni Gerald na umiiyak, siyempre, pinaproteksyonan ko sila. Dahil alaga ako sila, pinaproteksyonan ko sila sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi kung ano yung ginagawa nila sa akin. Pero, nakikita ko ni Gerald. Siyempre, si Gerald nagagalit kasi totoo naman, hindi ako pinapaiyak ng mga anak ko. Hindi ako pinapaiyak ni Gerald. Anong karapatan nilang paiyakin ako? Dahil sa stress, dahil sa kahihiyan na inaabot ko sa mga kausap ko. So, yun. So, nagsisi ka ba na hinawakan mo? Oo. Kasi lumapit sila sa akin para tulungan ko sila. And tunulungan ko sila. Tapos parang hindi nila na-appreciate. At saka, wala silang respeto sa akin. And they don't trust me. Yung feeling na parating akala mo in bad faith yung intentions ko sa kanila. And yun yung sinabi ko sa kanila sa chat na alam mo, lahat ng mga ugali yung hindi maganda, tatanggapin ko. Pero yung pag yung parang kino-question niya kami about sa money, about sa ganito, na-offend ako. Kasi nakakaawa din yung mga RM. Kasi minsan nagkamali siya. Kunyari, nagkamali sila ng sabi na gano'n naman kasi nakakalito minsan, di ba? Kasi yung iba, kunyari, sinabi nila na 250 yung talent fee nyo rito. Tapos nagkamali siya ng sabi na kunyari, 280. Bakit gano'n? Di ba sabi, yung agad yung inaaway niya yung RM. Yung mga gano'n. Paano yung di ba yung ano lang pera ito? Hindi, pero binibigay ko agad sa kanila yun. Hindi yung tumatagal sa akin ng isang araw. Agad-agad bigay ko sa kanila. Pag nagdaan ngayon, bukas na sa kanila na agad. Sa tapang mo, ano ganun na nila? Kaya nga eh. Doon nga ako bumilip sa sarili ko eh. Hindi na kaya ng tapang ko. Pero namura ko rin naman sila in fairness sa akin. Ano klaseng mura? Talagang ano? Matalag? Sa chat? Oo, kami lahat. Talabang kami ng pananakit ng salita. So sa chat? Huwag na. sa chat ka nagpaalam sa kanila, nagsabi sa kanila? Hindi, ngayon pa lang. Kasi sinurprise nila alam. Oh, sinurprise ko sila kasi madalas din nila akong surprise eh. Si Mark nga, hindi ko alam na umalis na eh. Basta sabi niya, mama, alis na ako. Ay, ganun. Tumatanggap sila ng mga show na nag-mora. Oo, yun pa yung isa. Hindi, okay lang naman yun. Basta magpaalam sila about dun sa mga gig nila. Ang nagdilim ang paningin ko, siya ang nakipag-usap dun sa producer, etong si Mark. Tapos yung araw na yun na nakipag-usap siya, magso-show sila kinabukasan sa Cotabato, umalis siya sa grupo. Anong kasabihin ko dun sa ano? Sa producer? Eh, siya ang nakakaalam nun. Anong gagawin ko? Diba? Gagawin ko na lang. Iyak na lang ako. Sa tingin mo, saan proper? O yun, isa pa yun. Siyempre, lahat ng kahiyan. Gines nila si Daryl ni Billy Crawford. O, hindi siya dumating. Pero bayad siya? Hindi ko alam kasi sila ang nag-usap nun. Pero ang sa akin, pati hindi ka dumating. Kasi nagalit si Billy, naiya ako. Pero, si Billy hindi na lang nagsalita. Siguro dahil sa akin. Diba? Pero sabi ko, Billy, sorry. Pasensya ka na talaga. Sobrang sorry na hindi dumating si Daryl. Kasi wala daw boses. Oh, eh di pumunta ka doon. Makipagkita ka kay ano para malamin nyo na wala ka talagang boses. Kasi kung ano yung mga ginagawa niyong ganyan,
baka mag-reflect sa akin na baka akala nila hindi ko kayo sinusuheto, kung ano na lang yung gusto nyo, yun yung nangyayari. Eh, hindi pwede sa akin yun. Yung professionalism, number one yan. Hindi lahat ng... Maraming magaling. Alam ko magaling sila, pero hindi lahat tungkol sa galing ng isang tao. Maraming factor para tumagal kasi industriya to. Kailangan mong maging makisama. Yun ang isa sa number one. Kailangan mong maging maayos, kausap, sunurin. Integridad, masunurin. Maraming factor, hindi lang basta magaling ka. Maraming magaling ngayon. Lalo na ngayon sa social media, maraming sumisikat. Sabi ko sa kanila, ano mangyayari sa atin ngayon pag ganun? Nakipag-away sila kay Makagago. Diba? Naalala nyo yun, sarap battle. O ano sabi ko sa kanila? O si Makagago, pag sinabi no na ganito, ganito. Totoo. Eh kayo, paano nila, paano pag sinabi nila na ganito kayo, wala naman kayong maipalabas na prueba na hindi kayo ganito. Mayari. For example, hindi ko naman sinasabi ah. Kunyari, sinabi ni Makagago na addict sila. O kailangan pakpakita nyo na hindi kayo addict. Sabi ko sa kanila, magpa-drug test kayo lahat. Pakita nyo sa Facebook na lahat kayo negative, hindi ba? Ayaw. Para, para ano tayo? O, ayaw namin, ma'am. O, anong gagawa natin ngayon yan? Puro gano'n na lang. Hayaan na lang natin, hayaan lang. Hindi pwede yung gano'n. So, tingin mo, saan sila pupulutin? Ngayon wala ka na sa akin. Oo. Ewan ko sa kanila. Hindi ko alam. Wala pa naman ko kayo mga, ano, mga, boy, ano, mga schedule sa kanila. In-stop ko muna. Ah, in-stop. Kasi, i-a-announce ko nga na hindi na ako yung manager nila. Anong sa tingin mo, anong magiging reaction nila pag nalaman nila, binigtawan mo na sila? Ewan ko sa kanila. Siguro, kagaya din ang reaction ko na pag umaalis sila nang wala silang paalam. Mm-hmm. Kasi ay yung pagiging pasaway, kailan nagsimula yung mga... Kasi matagal na. Sisimula pa lang. Hindi naman. Siguro nung mga bandang after mga 3 or 4 months nila sa akin. Pag lumuhod sila, anong ginagawa? Hindi naman nila gagawin. Wala ko lang. Sabay-sabay sila. Supposing they ask for another chance. No more. Ayaw na. Ayoko na. Ano ito? Hindi, baka kasi makalimutan ko yung pangalan nila. Oh. Baka tanungin nyo, ano ko mga pangalan nila? Oh, ano nga? Ngayon, ang tatanong, sino nga ba si Mark? Sino nga ba si... Tinakbantay. Misa, in a way, parang ano ba, na-trauma kayo maging manager sa kaya. Parang ayaw niya na yung mag-manager. Sisi ka? Traumatized kasi yung stress, hindi mo mababayanan yung stress eh. Yung pratikang kinakabahan na gusto ba nila, anong gagawin ko pag sinabi nilang hindi? Eh naka-oo na ako. O kagaya nga nung ano, nung Sabado, nung May 11, naka-oo na ako kina, ano, kina Sapbongo. Diba? Sana nga lang hindi niya na nalaman. Sana nga lang. Pero dapat nandun sila. Pero anong nangyari? Nag-away-away sila, tapos pumalis yung isa. Eh ano na lang matitira? Tatlo. Bakit pa sila XB kung tatlo sila? Or minsan dalawa. Kasi minsan yung mga tao, sila yung frontliner. Kunyari magpadala kami ng ibang XB doon, nakagrupo nila, hindi naman kilala. Kung sasabihin ng mga tao, hindi naman XB yan eh. Yung nagigets nyo, yung ganun yung nangyayari. Dahil kilala sila. Dahil sila yung frontliner, sila yung kilala. Pag naiba, kagaya nga nung umalis si Mark, may dalawa silang ano, na booking na nag-cancel kasi wala si Mike eh. Ano support? Na-delay yung premiere night? Oo, isa pa yun. Na-delay yung premiere night dahil yung dalawa, late. Mm-hmm. Bakit late? Dahil bumili sila ng costume. Ba't bumibili kayo sa araw na dapat kayong kailangan yung ano, diba? Kailangan yung mag-work, kailangan kayo dun sa premiere night. Sabi ko, nakakahiya kayo. Hindi na kayo nahiya doon sa ibang artista. Yung mga... Anong supporta niyo? Yung mga senior stars na nag-iintay sa inyo. Anong karapatan yung pag-iintayin kami? Yung mga ibang senior stars, anong karapatan yung pag-iintayin yung mga yon? Kung ako nga, hindi ko pinag-iintay yung mga yon, kayo pa? Nakakahiya, di ba? Ganun. Si Gerald ang supporta. Di ba siya nag... Gigil factor. Gigil lang, walang ano. Physical meron, support. Meron, pero ayoko nang...
ayoko nang sabihin. Ano naman gusto mo pa? Hindi kasi ano siya eh, apektado yung baby nila eh. Kaya pa naman eh. Nung pa niya yung sinasabi, na dahil mag-resign ka na, kasi parati ka na umiiyak. Sabi ko, hintayin na muna natin kasi baka magbago. Alam mo yun? Tama nga, napalabas na yung movie. Napabigay. At least, tapos na yung movie. Si J-Ro. Mineral ba ito? Hindi, hindi. Parang gusto mo. Hindi, mineral. Wala bang nag-intervene man lang sa kanila? O may mga nakiusap din sa kanila para... In fairness naman, si James parating nakikiusap sa akin. Actually, si James kasi yung pinakamatanda sa kanila. Yun din yung dati nilang manager. Oo, si James ang nakipag-usap sa akin na mamatulungan mo kami. Kasi sumabit sila dati sa... Basta may gig sila na dalawa na sumabit sila. So, tinulungan ko sila. Pati yung dun sa hayaan mo sila na hindi sila nakabayad ng ano, tinulungan ko, dun yung nag-start na yung tulong ko sa kanila. Na hindi so, naman ako humingi ng kapalit. Ano kung sabi ni Billy, ano sa nangyari? Siyempre nagagalit siya, hindi siya sinipot. Pero siyempre nag-sorry ako. And sabi ko din kay Daryl, Daryl, utang na loob mag-sorry ka pumunta ka dun, ng personal. Hindi yung text, hindi yung ganun. Kahit magalit siya, kahit anong sabihin niya sa'yo, mag-sorry ka kasi meron kayong maling ginawa. Nag-sorry po ba? Oo, nag-sorry naman siya. Ewan ko lang kung tinanggap ni Billy. Kasi kahit ako din, biro mo nag-prepare yung asawa niya para dun sa number na yon. Tapos hindi kayo sisipo. Kahit sino magagalit, hindi ba? Napaka-unprofessional. So, hindi lang si Daryl ang hindi sumipot, lahat sila hindi. Saan? Yung kay Billy. Hindi, si Daryl lang. Ah, si Daryl.